sila dumaan. Pero ang pako, doon. Pababa na to eh. Pwede rin. What's your step? Dito tayo sa paakyat ng beauty dito sa Chocolate Hills Bowl. Taas, ilang steps kaya ito? Marami. Noon nga wala pa mga ganyan na pahingahan. Dire-diretso talaga. Ang taas. Pagod talaga. Chocolate Hills dito sa Bohol. Carmen Bohol. Magdidikaw, guy. Diba sinaiminda dito, diba? Sa Pigas po, ma. Lain-lain. Magulat pa man yata sila. Diba ka na, diba din natagikan? Ito na yung beauty ng Chocolate Hills. Chocolate Hills ng Bohol. Tunti mami. Kita nga. Ay, taro na. Iba naman. Ibang posisyon naman. Sasakal eh. Ayan o, klaro. Ayun, doon. Doon tayo. Tara, dito tayo sa kabila. Lagi talagang maraming tao rito, ano? Lalo na pag weekend. Daming mga foreigner eh.
wala pang pandemic, 2019. Punong-puno lagi, ano? Oo, Chinese. Ngayon, mga Korean naman. Korean naman. Korean sa Vietnamese. Vietnamese. Asian. Pailan nila yung mga white, mga European. Pababa ng kwan ng Budik dito sa Chocolate Hills. Mataas din pala itong inakyat eh, no? Oo, ito yung pinakamataas. Pero parang mas mataas yung bundok na yun, no? Oo, ayun, sa bayan na yun. Marami din doon. Bayan ng Sagbayan. Ah, Sagbayan. Sagbayan. Sampayan. Sagbayan. Sagbayan. Sa Tagalog, Sampayan. Ano tayo sa Tarsier? Ano? Oh, Tarsier. Mga 20 minutes tayo. Okay. So, Tarsier are the smallest primates in the whole world. But oo nga, no? But has the biggest eyes. Eyes. So, ang mga Tarsier are nocturnal animals. So it means sa gabi sila active, sa araw natutulog sila. So yung mata nila, ang mga Tarsier ay malaki. Malaki is dahil na tapos yung eyeball nila, maliit, isang tundok lang. Tapos pag, ang mata nila is steady lang, hindi tulad sa atin, yung eyeball natin, o gumagalaw. May sa kanila, steady lang. Lumapad din yung eyeball nila. Tapos para makakita sila sa gilid at sa likod. So yung Tarsier, yung ulo ng Tarsier umiikot. Pwede niya yung 180 degrees, pwede rin i-diretso niya. 360. Then ang Tarsier, yung tenga nila is parang paniki. Sensitive din, nakakarinig ng mga sounds ng mga insects. Ang paborito nilang pagkain ay mga insects. Tulad ng mga, lalo na yung mga crunchy insects, yung mga beetles, grasshopper, yung crickets, yung maingay sa gabi. So alam na nila kung saan nila hahatingin yun. Then, ang kamay nila is parang palaka. Tapos meron siyang sanction na dumidikit yung dulo ng daliri nila. Dumidikit. So nakakapagtagal sila sa mga kahoy o sa mga sanga, sa mga branches ng mga kahoy. Then ang buntot naman nila ay mahaba. Maabot siya ng 16 inches ang maximum po. Yun din ang ginagamit nila pag nag-jump sila. Yun, ginagamit nila yung ano nila. Makaka-jump sila ng mga 3 to 5 meters. Ganun po. Parang dunggoy din. Pamilya ng unggoy yata yun. Then yung mga Tarsier ay suicidal animals. Lalo na pag dinadala nyo sa ibang lugar at hindi nila nagustuhan yung environment, so nagpapakamatay sila. Isa sa nagpapakamatay sila, hindi sila humihinga. Madadatnan mo na lang na wala nang buhay ang Tarsier. Then yung pangalawa, nag-hunger strike sila. Hindi talaga sila kumakain. Abutin ng mga ilang araw, namamatay na rin siya. Ito na ang Tarsier. Ang pinaka-worst po, yung iuuntog nila yung ulo nila sa mga matitigas na bagay hanggang mamamatay sila. Ganon sila. Lalo na pag nag-iisa sila, yun, napakamatay na sila. Ano naman ang pangontra doon na kailangan mo gawin? Gusto mo siyang dalhin sa ibang lugar, pero talagang, ano po, talagang
magaling ka sa pag-aalaga ng tarsier. Alam mo no, kung paano sila gagamitin, no. Tapos ang mga tarsier kasi pag hindi nila gustuhan yung environment, mainit, hindi makahoy, yun. Talagang na-stress sila, lalo pa nag-iisa, papakamatay talaga sila. Ganun ang mga tarsier. Kailangan merong expertise ka sa pag-aalaga ng tarsier. Then yung mating time ng mga tarsier is sa buwan ng month bear. Bear month. Bear month hanggang January and February, taglamig ng panahon. So, para mag-meet sila, kasi ang mga tarsier ay solidary sila. Gusto nila solo yung lugar nila. Tapos, so yung lugar nila, nilalagyan nila mga laway or mga ihi para tanda, na tanda nila or teritoryan nila, ilang lugar nila, baluarte nila. Tapos pag maingay na ang babae, yan, fertile na ang babae niyan. So lalapitan ng lalaki, then magmi-meet sila within 3 to 5 seconds lang, tapos na. Mabilis po, seconds lang, mabubuntis na ang tarsier within 5 to 6 months. So 5 to 6 months. Kaya yung baby nila is ganito lang sa thumb natin kalaki. Ganun lang ang baby nila. Tapos may breastfeeding sila. So may breastfeeding. Madididi sila. After 6 months na yan, hihiwalay na yung baby na tarsier. So magsusolo na rin yung tarsier. Ganun mga tarsier. Ito audio pala yun. So doon po yung entrance po, doon po ba nandito tayo sa Bohol Tarsier Conservation area. Payong. Hi ma'am, tickets. Thank you. Ay, right side lang po. Right. 65 po. Right, ma'am. Right side. Nandito na tayo sa loob ng Tarsier Conservation Area. Okay lang. Wala ang tarsier. There is no appearance of tiles. Ay, hindi pwedeng mag-ingay. Hindi pwedeng mag-ingay.
guide. Kaya walang taxi. Saan ang guide? Walang. There's no guide. There's no taxi. Mga mag-aligsin siguro. Pwede kontakto na lang ni Mrs. Saifi. Nakatugo na siya. Tara mag... Hindi ko na mag... I'm sorry, tatawa ito mga food panda, B. Please, nagbalik akong likod. Ano ang pugo? Tulog, tulog man. Kagmi, may nakilaw na, murag inag lang. Yan man, namin sa kwan man. Dagi sopa ang mapa. Mula ka kwan. Sudi sopa. Bawag ito. Tiyan na dyan po ang daming tarsier pala rito. Nasaan? Ito yung sinasabi ng driver na doon tayo, tapos yung take care magpipicture. Ah, okay. Tara. Nakapila yan. Meron ako picture na nakapila yan. Ulo ng tarsier tapos nandiyan ang mukha ko noon. Na tayo, punta na tayo sa Man-made forest. Mga 5 minutes lang. Yes, sir.